yaan ang ginagawa nila. Actually, nauna ng biktima dyan si Tevez at si Bantag. Dadako tayo dyan mamaya, mga kababayan. At dahil, di ba, kanino ba nagsimula yung dokumento na yan? Sa akin. Di ba? Ako ang nag-expose yan. At nagkaroon ng Senate hearing at pinag-uusapan ngayon at naapektuhan sila. Dahil totoo naman. Kasi kung hindi yan totoo, hindi ka maapektuhan. Kung yan ay gawa-gawa yung pagiging addictus benedictus ni Kuting. Bakit? Sabi ko nga, well, pwede talaga sila magkaso ng fabricated crime against kahit kanino. Kahit sa akin, kay Morales, ginawa na, kahit sa inyo mga palaga. Kahit, yeah, mga katang Avelina Reyes, yes, thank you palanga. Walang matinong pag-iisip sa isang taong bangag, exactly. So kaya nilang gawin sa lahat sa atin. Kaya nga, tulad ngayon, yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, yung mga floating, kapupos lang ni Attorney Vic, ano? Yung mga floating na mga star, three-star general, second star, first star. Diba? We'll talk about that later. Okay, I have to read about, hindi ko pa na basa ng bonggang-bongga yun. So ngayon, ganun pa man. So yung mga taong nagsasalita, nagtaong nagsasabi ng katotohanan, ginugurgur nila sa pwesto. Ipo-float nila. Even yung mga taong yan, pinaghirap, mga general na yan, three-star general, matataas na mga inabot, pinaghirapan nila yan. Yung pamilya nila, yung mga matitinong general, mali, you know, hindi kasali yung mga jotang genemis na mga general na kasabwat ni Lisa. Pinaghirapan nila, nagsunog sila ng kilay ng pag-aaral nila, nagsumikap hanggang sa marating nila kung ano yung kanilang sitwasyon ngayon. Pero dahil ginagawa lang nila yung tamang trabaho nila, gugurgurin sila sa kanilang trabaho, mga kababayan. So, see that? So, ngayon, itong mga current issues, na ito, na gusto nilang pagtakpan yung PIDEA leaks, yan po ay gawa-gawa ni Lisa. Alam mo, dadako na tayo dito sa naudlot na extradition, okay? Extradition patungkol sa akin. Habang ako ay nag-enjoy, actually, ay nag-enjoy ako ngayon. Basta nag-enjoy ako sa buhay ko ngayon. Together with you, mga palangga. Ngayon, kung natatandaan ninyo, yung paaral ni Lisa Tanas, na si Taning, o may Taning, ang, yung vlogger na may Taning ang buhay, na nangikil sa inyo, nanghingi ng pera sa inyo para makalamon dating sipunin. Nalala niyo yung vlogger na yun, tapos naawa kayo. Alright? Sinabi may Taning ang buhay, pero ngayon buhay pa. O, baka malapit na rin yan. Okay, you'll never know. Ngayon, mga palangga, in 2022, eto nakarating sa akin habang nag-emote ako dito. In 2022, nung una kong nagba-blind item pa ako about babaeng ahas, ipinagtanggol niya si babaeng ahas, si Lisa Tanas. Wala pa yung mga issue na to, wala pa yung although yung pagpupulburon, you know, yun nga, doon nga ako nagsimula sa pulburon eh, dahil nga sinabi nga sa akin ng dating BFF ko. Well, actually, during that time, sa totoo lang, nung sinabi ko yung tungkol sa pulburon, it's not because doon sa dating BFF ko na tinulungan kong ibenta yung mga design niya, yung nagsabi sa akin kung sino yung supplier. Wala pa akong binabanggit na na pangalan. Kasi nung time na yun, we are okay. Okay? Kasi ayoko nga paniwalaan yun eh, yung dating BFF ko. Ayoko nga siyang paniwalaan nung nasa Pilipinas ako na kinukwento niya sa akin na si Joji ko no, ang taga-suporta ng ni Lisa man. Ilong do kasi yun. Yeah, si Joji ko no, ang certain Joji na hindi ko naman kilala, ang certain Joji ko no, ang nagbibigay ng pulburon. Okay, ng pulburon dito kay Kuting at kay Lisa. Siya talaga nagkukwento. Parang, you know, when you guys, when you're friends, hindi mo, syempre, parang iniisip mo, parang, pinagdududahan ko siya noon kung totoo ba. Diba? Nung nasa Pilipinas ako. But ganun pa man, nag-start yung, nung October of 2022, nung binubolja ko na nga itong gobyernong bangag. So, ipinagtanggol ni Sandro, okay, na nakatanggap ng Rolex, okay? Nagtatanggap ng payola, ng bribe, lahat. Bribe pala. That was October, nung sinabi nitong may Taning ang buhay na meron daw isang vlogger na tatagilid. Was it tatagilid? Right? Tatagilid o tutumba or something like that. Ako yun. Okay? Ako yun sinasabi kasi
ang ginawa nila, okay? Ang hindi nila inisip na ako po ay US citizen during that time. Pinagkakalat pa nga nila noon dati, yung mga dalawa dati ako ay TNT. Tapos later on, kung ano-ano lang masabi nila, di ba? So itong may taning ang buhay at saka si Lisa at yan sila sila Taer na mga tatandem din sila to attack me during that time. So akala nila kasi green card Philippine passport pa. Oh. So napag-alaman ko ngayon na nung October pa lang of 2022 nung ako ay nagsasalta, tinatrabaho na nila ako. Tatrabahuin nila ako mga palangga. Ito panibagong ano naman to, panibagong puting ahas. Na ipa-extradite ako at gagawa nila ako ng kwento. Whatever kwento para mapa-extradite ako dyan sa Pilipinas. Gagawan sila ng krimen. Okay? Remember doon sa exhibit ko dito sa anti-slap case ko na pinakita ko sa inyo few days ago na meron doon isa sa exhibit ko yung US passport ko na i-disseminate ng jutang dinimis na bangag na gobyernong ito sa kanilang mga trolls na ang US passport ko ay captured from the screen. You know, screenshot. Nalala niyo yun? Balikan niyo yung anti-slap case ko. Nandyan lang sa page ko. Nandyan sa Boljakan at Maharlika Network. So, nirelease nila. So, during that time, 2022, ang plano pala nila, kung hindi ako US citizen, gagawan nila ako ng crime. Ano yung crime na kumitil ka ng buhay, gumurgur ka. So, ang pattern, I just realized, that's why I'm having fun right now, yesterday, you know, nung nakarating to sa akin, na masabi sa akin, Ms. Maharlika, ang pattern na gagawin sa'yo, very Tevez sana, and bantag. Remember Tevez na dinidiin siya, siya yung gumurgur dun sa Digamo na yon. Ganun nila sana i-frame ako, mga palangga. I-frame ako ng whatever, kung ano man yung plano nila, na pagbibintangan nila na ako ay gumurgur ng tao. Okay? Ako ay gumurgur ng tao, mga kababayan. So yan sana ang gagawin nila sa akin. Kaya naman, eto ha, nung July of 2022, okay, nandyan ako, di ba? Tinda ko ng inauguration. Nagnangangabels na ako tungkol sa gobyerno ni Kuting eh. Dahil nung inappoint si Mel Robles na manager ni Taning o ni Taning. Nagdadadakdak na ako, nagki-criticize na ako nung kasi sabi ko, anong klaseng gobyernong ito? Ang mga inuupo, mga kawatan. Yung pala, kawatan talaga ang kanilang i-appoint. Okay? So kaya nga sabi ng palangga ako noon, sabi niya sa akin, that July 22 ba, 21 kami bumalik. Dapat mag-extend pa kami noon kasi nga invite ako ni Daryl Yap doon sa Made in Malacanang. So ang sabi sa akin ng aking mga palangga, umuwi na lang tayo, ganyan-ganyan. Kasi yung nga bells ko daw, nagsisimula na ako mag-criticize. Baka gawan-gawan ka ng kwento dito or something. Alam mo, itong palangga ko, never ever itong nag-fail sa mga nakikita niya eh. Never ever siya nag-fail. Ay, sara nga. Never ever siya nag-fail. Ngayon, balik tayo. Okay? Kaya naman pala, nung October, nagsalita si Taning na merong tutumba tatagil. Kasi gusto nila, mga kababayan, tatamnan nila ako for whatever gagawa sila ng isa na may ginurgur ka or may ganyan-ganyan ka. Very Tevez and bantag style. At sino ang author nito? Ang bangag na gobyerno. Kung ikaw ay kumitil ng buhay, okay? Kung ikaw ay kumitil ng buhay for whatever, tapos sasabihin ng mga bangag na ito, ng mga bangag nila Lisa, ay nalaman, di ba? Nalaman ng pulis o ng ganito, na gumurgur ka ng buhay, eh bakit nakakalaya ka pa? Di ba? Meron na palang result eh. Nagkumitil ka ng buhay. Kumitil ako ng buhay. Eh bakit nakakalaya ka pa? Di ba kung sa Amerika kakikitil or gugurgur ng buhay, bakit ka pa nakakapag-enjoy? Nakakapag-vlog? Kahit itago mo yung location mo, pag nasa Amerika, kung kumitil ka ng buhay, palangga, kulong ka na, whatever punishment ang gagawin sa'yo. So yan ngayon ang ginagawa ni Lisa ng Presidential Communications. Lalabas sila. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, okay, buti na lang talaga nakaalis kami ng Pilipinas noong 2020,
2 ng July. Kasi kung medyo nagtagal-tagal pa ako doon, nag-exam, tanong ako mag-criticize, pwede silang gugurgur ng tao at ibibintang nila sa akin. Actually, paglabas ko pa lang sa airport, pwede nilang maglagay ng 1 gramo ng pulburon na nasabihin na si Marlica ay nagpupulburon. Liz Vergara, thank you palangga. Yun ang intention nila. Kaya sabi sa akin kahapon, Miss Marlica, nakita mo na yung pattern. Yun ang gusto nila sa'yo dapat. Ipapa-extradite ka. Basta whatever kaso, fabricated crime. Yun ang ginawa nila kay distressed mother na pinakidnap ni Lisa sa Turkey. Okay? So yun po, kaya gigil na gigil sila ngayon sa akin dahil hindi nila magamit, even nag-file si Lisa, gumastos siya ng million-million pera ninyo. You know, yung cases na inaano ni Lisa Tanaas, na sinisponsor niya, million-million yan, pera ng bayan, mga palangga. So ang nangyari, mga kababayan, pumunta sila dito sa Amerika, dinala nila yung kaso nila sa Amerika kasi akala nila hindi ako lalaban. Sabi ko nga, in-underestimate ako. Akala nila iba-brush off ko lang para okay, ignore, ganyan, ganyan, ganyan. Pero nilabanan ko sa legalidad. Kaya ngayon, mga kababayan, talagang hopeless sila. Hopeless ang bangag na gobyernong ito kung paano nila ako agurgurin. Ang extradition, walang puwang ang extradition na sinasabi. The fact na wala, hindi ako gumurgur ng tao sa Pilipinas man, o sa Amerika, o sa Europa, kahit saan. Wala. Okay? Kasi, mga palangga, yan ang naudlot nilang pangarap na i-extract ako dito sa Amerika. Kasi akala ni Lisa, alam mo Lisa, akala mo hindi ko alam, tanong siya ng tanong, doon sa aming common friend, kung ako ba'y American citizen na ba, ano ba yung status ko, this is even before na nakaupo sila. Buti na lang, you know, ako, kahit marami akong kakilala, hindi ako nagbibigay ng lahat ng information about me. Kaya siya litong-lito. Litong-lito si Lisa, hindi siya makakuha ng matinong impormasyon. Kaya naman, talagang nung time na yon, ginamit niya, mga kababayan, ginamit niya ang immigration. Nakalagay yan dyan sa declaration ko sa case ko sa anti-slap. Case ko laban sa kay Lisa. This is not about dun sa mga designers. Case ko laban sa mga bangag. Kasi itong mga designers na to, sila lamang ay pawn. Sila lamang ay mga dummy, mga proxy dahil sa galit ni Marcos Bangag at sa akin. Dahil sa sinasabi ko sila ay talagang bangag, kawatan, smuggler lahat, kidnapper lahat. Okay. So ngayon, kaya gigil na gigil sila, di ba, hanggang sa death threat. Okay, may bounty lahat. Kasi hindi niya ma-manipulate, although I'm not saying na hindi mo manipulate itong mga kaso sa Amerika. Of course, you know, walang malinis sa kahit anong bansa. Pwede ang judge, pwede ang ganito, ang lawyer, pwede may mga ganun pangyayari. But I'm grateful and thankful sa lawyer ko na humawak ng kaso ko laban sa kanila. Dahil yung lawyer ko, galit siya. Galit siya sa mga taong, sa mga politikong katulad ng ginagawang sinisensor tayo, sinasilence tayo, mga patinda. So yan lang ang gusto kong sabihin dun sa about sa aking lawyer. So ngayon, di ba, imagine nyo ang pera ng bayan gagamitin nila hanggat sa Amerika, dito sa tirahan ko, dito, this is my home. Diyan ako pinakanak sa Pilipinas, diyan ako nakatira dati, but this is my home now. Andito na ang lahat ng pamilya ko. Kaya, yung sinasabi ng mga bangag na umuwi ka dito sa Pilipinas, sino kayo na pauwiin ako na wala naman akong tirahan dyan? Nandito ang tirahan ko, nandito ang bahay ko, nandito ang pamilya ko, nandito lahat. So, mga kababayan, dahil sa galit nila sa akin, dahil syempre nga naman, pag nasa Pilipinas ka, ang dali mong taniman ng kaso. Dahil ang kalaban mo, bangag na presidente. Tataniman ka ng kaso. Kikitil sila ng, based dun sa interview ko kay Agent Morales, dun ko nakita ng, imagine mo, dun sa interview na yun, yung mga polis na tiwali, yung isang babae o lalaki nakatambay, nagsuyosi ka lang, nagpapahangin ka kasi mainit sa loob ng bahay. Like ngayon, pag napagtripan ka ng tiwaling polis, dadampotin ka. Tatamnan ka ng pulburon na ganito, ganun, para sa kanilang personal na interest, para sila ay ma-promote. So, ako uuwi dyan para tamnan, kumitil sila ng buhay ng tao. Kahit 50 kitilin nila, sasabihin ako ay nag-mask gurgur.
si that, yun yung galit na galit sila kasi hindi nila i-apply sa akin. Yung kagagkababuya nila, hindi nila ma-apply ang kadiliman nila na pwede nila ako tamnan ng kaso, kalawitin, gurgurin, di ba? Kaya yung warrant of arrest na yan, na nakipagsabuatan si Taberna, na nag-invento ng kwento, nag-invento ng address, mga kababayan, na hindi nila ako pinasagot. The fact na yung address, na former address ko, na in-expose nila sa mainstream media, di ba? Dito sa Los Angeles. Yun ang ginamit nila sa kanilang mga cases para to what? Para harasin ako ng mga jejimonyo. Pero hindi naman sila mananaig. Ginamit nila yung Los Angeles address. Tapos gumamit pa sila ng address sa Pasig. Dr. Sixto ba yun? Yung ginamit nila? O, gumagamit sila. So, anong tawag doon? Alam nila taga-Amerika ako. Tapos nag-invento sila ng address doon. So, the target talaga, mga kababayan, para ako ay mabook, mamagshot ako. Kasi ang connotation ng mga tao, pag nakamagshot ka, eh, convicted felon ka na, di ba? Then, kasi sabi nga ni Morales at saka ibang mga kaibigan natin, that's the process, no? Hindi porkit nakamagshot ka, eh, convicted ka na. Katulad nga ni Mr. Okada ng Okada, Manila. May magshot yan. Sila Lisa din ang may gawa niyan. Si Tambalusos din ang may gawa niyan. So, yun ang gusto nila para mapakita nila, o ayan si Maharlika, nakamagshot. Ito yung point ko na imagine mo ikaw nananahimik ka. OFW ka, nananahimik ka, o saan ka man. Yung kapitbahay mo nagalit sa'yo. Nainggit dahil maganda, maayos ang buhay mo. Gumawa-gawa siya ng kaso. Nag-invento siya na wala kang kamuwang-muwang. Maaring nangyayari na ito, mga palangga. Okay? Walang kamuwang-muwang si Juan de la Cruz. Tapos pag-uwi mo, may warrant of arrest ka na. Mamamagsak ka. Eh, wala ka pang pera. OFW kasi pinadala mo na lahat ng pera mo. Ang bit-bit mo na lang maleta. Dadamputin ka sa airport. Nang wala kang kamuwang-muwang dahil sa bulok na sistema at bulok na batas. Not batas, bulok na mga tao na nasa na spirit. Wala kang kalaban-laban na Juan de la Cruz. That's why hanggang ngayon, I'm fighting for you. Pero, sabi ko nga, hindi ako mapapagod araw-araw. Kahit nasa bakasyon ako, kahit na nag-i-enjoy ako, kahit nasaan man ako lupalop ng mundo, I'm not gonna stop. Kasi ito, ako ang number one na biktima nila na pilit kong nilalabanan. Kaya sabi ko nga sa inyo, inadya ng Diyos na mapadpad ako sa Amerika. Kasi ito para magising ang Pilipino. Parang ginamit ako as an instrument para labanan ito. So, ito yun. Pansinin nyo, bakit sinasabi nila na ganito? O ba't di ka umuwi dito? Ang tapang-tapang mo, bakit di ka umuwi dito? Hindi ka ba pwedeng maging matapang kahit nasa Amerika ka, sa Europa ka? Kailangan ba pag matapang ka lang, nasa Pilipinas ka lang, ganun? Ano yung kunot, ano yung message na sinasabi nitong mga bangag? Matapang ka lang kasi nasa Pilipinas, uuwi ka dito. Umuwi ka dito. Kasi gusto ka nilang gurgurin. Tatamnan ka nilang kaso. Eh di ba kaya naman nilang pumunta sa magpunta sa Amerika, magbayad ng millions and millions of money, pero ng bayan. Di ba? Para dito, sa ano, para kasuhan ka ng kung ano-ano. Eh di dito kayo lumaban. Dito ako nakatira. US citizen ako. Bakit mo ako dadalhin dyan? Bakit ako gustong papuntahin ni Lisa Bangag dyan? Kasi gusto niya akong ipagurgur. Kasi galit na galit na bangag si Marcos Jr. Kaya nga itong si Romy Enriquez na yan at saka si Picoy, definitely alam din nila yan. Okay, alam nila na si Marcos Jr. ay bangag. Kaso itong si Romy baka natakot lang at yung General Santiago na matanda doon, di ba sinabi ni Morales kahapon sa interview natin, na nung 2014 ay hiningi ni General Santiago na yan na tiwali din yung kopya ng folder na kung saan nagbabangag si Marcos Jr. para daw i-PR niya kasi mabait naman daw si Kuting. Sabi daw niya kay Morales, asan na yung folder? Ganyan. Na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ano sabi ni Morales? Nandoon sir, sa PIDEA, iniwan. Nandoon yan sa report. Diba? Yung General Santiago din, alam na niyan kasi i-PR na kay Kuting para magka-pera siya. Yun yung understanding ko sabi. Anong PR? Sige nga, para pagka-PR-an, pagka-perahan. So, ganun yon mga kababayan. So, ngayon, kaya galit-galagalit ang mga jutang jininas ng mga VOVO na patay goods na mga walang dangal, kahit yan palunukin ni Kuting na, ulitin ko, kahit ipalunok ni Marcos Jr.
ang kanyang jet log na kasing laki at kasing sangsang ng naphthalene balls, lahat ng mga nagtatanggol sa kanya, lahat ng kabineta niya, lulunukin yan. Tama si Morales, kahit pakainin sila ng tae, painumin sila ng ihi na mga bangag na positive sa Coca-Cola, mga palangga, lulunukin nila yan. Ganun ang mga taong walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, kundi pang personal lamang na interes. Kaya kahit anong paninira ni Lisa Tanas ni Marcos against me, okay, mga palangga, hindi tayo magwawag. Hindi yan sila magwawag kasi tayo ay focus sa pagiging bangag-bangag ni Marcos Jr. at ang pangkikidnap ni Lisa. Isa doon sa mga finloat na mayroong floating status right now na pinos ni Attorney Vic, I hope magsalita ang isang general doon, na inutusan ni Lisa para mangidnap sa isang distress mother. Imagine mo may presidente kang bangag, kidnapper, smuggler, Judictus Benedictus, lahat. Kaya nga mga kababayan, andiyan kayo, nakikinig kayo, hindi ako uurong kahit ano pang mga kasong ibato niya dito. Sa Amerika, sa UN, haharapin ko yung mga jutang ginemis na yan. But not in the Philippines. Unang-una, that's not my home anymore. My home is here. Kaya gusto ni Lisa ako umuwi sa airport pa lang, dadamputin ka na, di ba? Ito na ginawa kay Morales, di ba? Thursday, may warrant of arrest siya, wala siya kamuang-muang, nag-bail siya, tapos the next day, meron na naman siyang warrant of arrest. Kasi ang intention, buti na lang nagawa niya ng paraan, ang intention para again, mamagshot ka talaga at maipasok ka sa selda. Yan ang gusto nilang gawin. Ipasok ka sa selda para what? Painumin ka ng pampa-heart attack. Narinig nyo yan sa conversation ni Picoy at ni Romy Enriquez dun sa CCTV.